inyo bawat isa. Kayo ba ay Kristiyano nung dalawa pa ang pag-iisip o isa na lang, di ba? Kaya nawa, sa gabi na ito, ang goal natin na panalangin natin bawat isa, pagtapos ng message na to ay magiging isa na lang yung pag-iisip natin. Hindi na tayo lagi nagdadalawang isip na Kristiyano. Ngayon ang ibig sabihin ng pagdadalawang isip. Sa book ng James, doon natin makikita talaga yung nabanggit na term na double-minded. Di ba? Sa book of James yan. At ang ibig sabihin ni Apostle James dito ay ang ibig sabihin nito ay hati sa gustong gawin, ayan, at hati sa papanigan, pabago-bago, hindi sigurado, doble kara, at hindi buong puso. Ayan, yan yung mga term ni, ibig sabihin ni James doon sa sinasabi niya. May mga, kahit sa Bible, di ba, meron din tayong mga example dyan na naalala ko rin, hindi ko nang nalagay, yung may dot, di ba, yung asawa pala ni Lot. Ibig sa asawa ni Lot, dahil nagdadalawang isip siya, susunod ba ako o hindi, ano nangyari sa kanya, di ba? Naging asim siya dahil lumingon siya. Kaya nga tayo din yung mga Kristiyano, mayroon tayong kanta, di ba, na I have decided to part of this class, no turning back, di ba? Kaya, yun nga, nakakalala natin, nakapag-ano, pagpabago-bago tayo, o nagdadalawa tayong isip, dedikado talaga siya, di ba? At kahit sa Bible, alam niya si Sarah, di ba? Na sinabi ng niab ng anghel, di ba? Sinabi sa kanya na narinig niya, di ba? Na next year, magbubunti si Sarah. Eh, 90 years old na siya, di ba, that time. Kaya natawa siya, ano ba naman? Itong narinig ko, no? Na ako, 90 na ako, magkaanak pa ako. Pero, ayun nga, di ba? Nakita natin na, nagdududa talaga siya. Nagdadalawang isip siya. Kung kaya, di ba talaga yun? Paano natin na-prove na talagang, nagdududa siya o nagdadalawang isip siya? Kasi, di ba, ang tagal-tagal na, sabi niya kay, kay Abraham, asawahin mo na si Hagar, para sa pamamagitan niya magkaanak tayo, baka hindi na kasi mangyari yung pangako, di ba? Kaya nakita talaga natin pagdadalawang isip. At syempre, ang kanyang pamihinayang para kay Sarah nang nagbuntis na talaga siya. Dahil syempre nakita niya, ay, matutupad pala talaga, di ba? At nakita natin ang laking gulo ng pagdadalawang isip na ginawa ni Sarah na yan. Dahil dalawang bansa yung naglaban dahil dyan. Tapos ito yung si Zacarias na, di ba? Sinabi sa kanya din ng anghel na magkakaanak kayo, ma-answer niya yung prayer mo. Para sa kanya, mapinag-pray niya yun. Pero sinabi sa kanya, nasasagutin niya yung prayer niya. Nagtaka naman siya, alam, ba't na-answer prayer? Ba't na-answer prayer, di ba? Kayo ba, kung pinag-pray kayo, natataka pa ba kayo kapag nasagot yung prayer niya? Ba't nasagot yung panalangin ko? Parang ganun yung kay Zacarias kasi, di ba? Sabi niya, tsaka paano, parang magkakaanak kami, ang tanda namin, di ba? Pero alam natin si Elizabeth, talagang nagbuntis siya, di ba? Pero naging tipid si Zacarias during ng time na pinagbubuntis si John, di ba? Tapos yun, si John the Baptist din naman, di ba? Ito yung na alam natin si John, sabi niya, sabi ni John the Baptist nung naglalakas si Jesus, behold, the Lamb, di ba? Who takes away the sins of the world, di ba? Sinasabi niya na si Jesus, ito talaga yung tagapagligtas, ito yung Messiah. Pero nung dumating yung point na nagkaroon ng problema si John, nakulong na siya. Ano yung sabi niya? Patanong niyo naman kung Jesus, kung siya ba talaga yung Kristo? Siya ba talaga yung Messiah na inaantay natin? Di ba? Nung nandun na siya sa point na may problema na parang nagdududa na siya. Di ba kung ito ba talaga ay Kristo? Di ba? O siya ba talaga si Jesus? Kaya minsan sa mga buhay din natin, pag dumadaan na tayo sa mga problema, at natatagalan tayo, Lord, sasagutin mo ba talaga itong pinagpe-pray ko, doon na dumarating sa akin yung magdadalawang isip na sasagutin pa rin kaya ng Panginoon, di ba, yung mga panalangin. Ayan, kaya ngayon, may mga sinasabi si Apostle James dito na tungkol sa pag-double-minded, di ba, pagdadalawang isip. Ito yung mga sample na mga sinabi niya. Una, yung panalangin na may pagdududa. Yan, panalangin na may pagdududa. Pag nananalangin ba kayo, Lord, nawa, bukas po, may provide niyo po yung ganito. Ay, mapoprovide kaya talaga yung paano? Paano ganyan, ganyan? Tayo kasi yung mga tao, di ba, lagi iniisip natin yung logic. So, paano kami mapoprovide? Hindi wala kami pera, o wala trabaho yung nanay at tatay, wala ganito ganyan. Paano mapoprovide talaga yun? Tayo yung mga tao, gusto natin yung natural and logical, di ba? Pero alam naman natin ang Panginoon, di ba yung kaisipan niya ay mataas, di ba, sa kaisipan natin, hindi natin maaarok. Ang Panginoon pwedeng sumagot supernatural, miracle, impossible, di ba? Pero tayo lang iniisip kasi natin parang, ano kaya mangyayari yun, di ba? Pero, ayan, na kaya may pagkakataon na dadalawang isip ka kasi gusto mo maisip mo kung paano eh, sasalit ang Diyos. Pero sabi nga, di ba? Ayan, pag-iing, pag kayo, pag nananalangin kayo na nagdududa kayo, meaning double-minded kayo.
Sabi nga sa San Tiago 1:6-8. Ayan. Sabi dyan, ngunit dapat magtiwala ang humingi. Ay, example ba? Yan ang tangan. Ibig sabihin niya yung sa time, sa segment na to, ayan, pabago-bago, hindi sobrang. Ayan, sa San Tiago 1:6-8. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangayin at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang kahiyaman sa mga ginagawa niya. Kaya alam niya, di ba, may mga pananalangin kayong ginagawa, magtataka kayo, ba't kaya hindi nasasagot? Kasi tingnan mo kung paano yung faith mo, baka nagdududa ka naman, nananalangin ka lang, pero isip mo, yung kumbaga parang alam ang prayer, parang tataya ka sa paradise. Di mo alam kung ano, mananalo ka, o yan, parang tataya ka sa perya. Di mo alam kung dadapat ka ba o hindi, hindi ka lang ang panalangin. Di ba? Pag nananalangin tayo, pero sabi nga, he who comes to God must believe that he, nananalangin siya yung rewarder, di ba? Na dapat na sabi nga, di ba, you cannot please God kung wala kang faith. Kaya dapat tayo, kung nananalangin tayo, nandun yung pananampalataya mo na, Lord, alam kong sasagutin ko to. Kaya parang may mga tao, yung kagaya niya, di ba? Wala po silang umasa na may matatanggap sila mula sa Panginoon kasi nagdadalawang isip sila, di ba? At yung mga nagdadalawang isip din ay unstable in all their ways, di ba? Na wala, walang pinapatunguhan. Kaya alam nyo, ang mga Kristiyano na mga nagdadalawang isip, walang patutunguhan. Kunwari, gusto mong lumago sa Panginoon, pero kung lagi kang doubtful, hindi ka. Pag sinabi, kayo ba, naniniwala ba kayo na ang buong Bible ay Word of God? Ang buong salita ng Diyos ay papaniwalaan, di ba? Pero kung may mga parts din na parang feeling mo hindi dapat paniwalaan, ganyan-ganyan, unstable ka, kasi din double-minded ka. Yung mga Kristiyano na hindi naniniwala ng buong sa Panginoon, wala silang patutunguhan, di ba? Kaya hindi sila magiging steady sa Panginoon o hindi sila lalago kasi hindi lang sila nagdadalawang isip sa Panginoon. Kaya yan, di ba? Walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Kaya ngayon, para maiwasan natin kung paano matatanggal yung dadalawang isip natin pag nananalangin tayo. Ito, bago nanalangin, itanong natin ang tatlong bagay na ito sa ating sarili. Yan. Kasi pag tinanong nyo ito sa sarili nyo, yan, makakaroon na kayo ng panapanatagan na hindi na kayo mag-aalala kung masasagot yung panalangin nyo. Number one, ang unang tanong, ito bang hinihiling ko ay kalooban ng Diyos? Diba? Kung kalooban niya ng Diyos, alam niyo, yung pinag-pray niyo, yes na yes, ang sagot ng Panginoon dyan. Kasi sabi sa 1 John 5:14, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin daw, pag kalooban ng Diyos, check na check, di ba? Ibibigay talaga sa iya. Ano ba sample ng ano, pag pananalangin natin, ang pananalangin natin kalooban ng Diyos? Halimbawa, di ba yung mga kabataan natin, ito mga grade 6, di ba? Nag-pray sila, Lord, bigyan niyo na ako ng girlfriend, bigyan niyo na ako ng God's will, di ba? Nalang natin hindi pa kalooban ng Diyos, dahil kabata-bata pa nila at siyempre nag-aaral pa sila, di ba? Kaya nagnumaano na hindi yan kalooban ng Diyos, kaya hindi niya sasagutin yan para sa'yo, di ba? Kaya kung pinilit mo yan, ikaw yung sariling kalooban mo yun, hindi kalooban ng Diyos, di ba? Sa Monday, kung tatanungin ko kayo, kalooban ba ng Diyos na umutang tayo? Diba? Alam niya sa totoo lang, hindi talaga kalooban ng Diyos ang pag-uutang. Bakit? Kasi sabi sa Bible, you are the lender and not the borrower. Diba? Tayo yung nagpapayaran, hindi tayo nagpapayaran, hindi tayo yung utang. Kasi, diba, kapag ikaw nagtatites ka, bibigyan ka ni Lord ng sapat. Tandaan niyo, kapag nagtatites ka, bakit tayo ng Panginoon yung pananalapin mo, lahat ng resources mo? Meaning, pag nagtites ka, magkakaroon ka ng sapat. Pero pag gusto mo na magkaroon ng sobra, magbibigay ka ng offering. Di ba? Ang offering, pag nagbibigay ka ng offering, just nag-offering ka pa, hindi lang sapat ibigay ni Lord sa'yo, kundi magkakaroon ka ng sobra-sobra pa. Ngayon, kung gusto mo naman ng pagpapala ng sobrang, wow, parang miracle na pagpapala, anong gagawin mo pagbibigay? Yun naman yung sacrificial giving. Kung gusto mo makawawa ka sa balik ng mga pagpapala, sacrificial giving, parang kahit gaya ng pledge natin, parang may alagin mo na rin sa sacrificial giving, doon ka ma-amaze sa return sa'yo. At doon, kung naniniwala ka talaga doon sa sinabi, di ba, na ibabalik sa'yo ng 16th liglig at umaakaw, di ba, makikita mo, di ba? Kaya kapag nag-text ka, bibigyan ka ng sapat, hindi ka mangungutang. Kapag nag-offering ka, bibigyan ka ng sobra, di ba? Ba't ka mangungutang may sobra? At alam na kung nag-pledge ka nagsasacrificial giving ka, ang dami mong returns, di ba? Paano yung 16th liglig at umaakaw at walang sapat na kalalagyan? Ganun yung meaning, kung nagkakaroon tayo ng kakulangan sa buhay natin, meron kang pag-uulang doon sa pagbibigay mo sa Panginoon, tithes, offering, pledges, di ba?
doon pabalik yan, ay, ano nga itong pagkukulang sa Diyos? Kasi ang Panginoon, tapat siya. Di ba? Sabi niya, pagpapalaan ka niya. Halimbawa din, di ba? Pag nag-pray ka na, pag kinisip mo, kalooban ba ng Lord na sumaya ka? Na pinag-pray mo ba, Lord, pasayanin mo naman ako? Tingin niyo, kalooban ba ng Panginoon na sumaya ka at sumagana? Di ba? May mga Kristiyano kasi na paniniwala nila. Hindi naman, hindi daw, ay parang alam niyo yung parang zone ang kalooban na Diyos sa kanya, magsakripisyo, lagi maghirap, ganun-ganun. Kung ganun yung pan, yung mga Kristiyano kasi gano'n, na paniniwala nila, dapat sacrifice lagi, dapat lagi mahirap, ganyan, lagi ganun. Pero hindi, kung ganun yung take mo, ganun talaga mangyayari sa'yo. Halimbawa, naniniwala ka ng kalooban ni Lord na magkaroon ng bagong sapatos. Pagka, hindi paniniwala, hindi, okay na itong kahit nakangana na. Ganito yung pagsasakripisyo para kay Kristo. Di ba? Hindi yung ano, hindi yung yun na kung paniniwala mo, gusto pa kayo maghirap ka, di ba? Eh, mangyayari sa'yo. Pero kung alam mo, kalooban ba na gusto magkaroon ng bagong damit, may sa ayos yung itsura mo, gano'n. Di ba? Ibig sabihin, ipaprovide ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin, di ba? Exceeding, abundantly, far above all you could ever ask for thing. Sabi niya, lahat ng mga needs namin, natin will be supplied, di ba? Kung kailangan mo, yun, ipagkakalooban ng Panginoon sa'yo. Kaya, alam niya, kay kalooban ba ng Diyos na talagang magkaroon ako ng mga provision, may ibigay mga pangailangan ko, kalooban ba ng Panginoon sumagana? Lagi bang kailangan kulang yung mga ano natin, wala tayong makain, ganyan yan. Pag Kristiyano ba, laging sakripisyo, kahit buto, walang kapasakit. Hindi, di ba? Kalooban ng Panginoon, lahat ng kailangan natin meron, di ba? Kaya yun, dapat alamin natin kung ano kalooban ng Diyos. Kasi gusto na ipagkaloob ng Panginoon, lahat ng pangailangan natin. Halimbawa naman, Lord, kalooban mo ba na magkabati kami na itong kaaway ko? Anong sa palagay kalooban niya, di ba? Dahil gusto ng Panginoon maayos yung mga relasyon natin sa bawat isa, di ba? Kaya, yun nga, sa mga pinapanalangin natin, pati na natin, alam po kalooban ng Panginoon, ito ang sasabi ko sa Bible. Meaning, meron kang kapanatagal na sasagutin ng Panginoon yung panalangin. Pero pangalawa, meron pa na tanong. Pangalawa, ang pag-uugali ko ba at buhay ay nakatono sa kalooban ng Diyos? Yan, pagdating naman, hindi lang pala sapat yung alam mo lang yung kalooban ng Diyos. Dapat pala yung sarili mo din. Yung sarili mo ba pag-uugali at buhay ay nakatono sa kalooban ng Diyos? Meaning, right with God ka ba, tsaka right with others, di ba? Pag sinabi yung pag-uugali, paano yung malalaman kung yung pag-uugali mo ay hindi tama? Alam mo kapag kinakalaman mo kailangan mo magbago na ugali, kung kahit saan ka pumunta may kaaway ka, kahit saan ka pumunta may reklamo mga tao sa'yo, meaning, ikaw yung may problema. Kasi, nilagay ka dito, may kainisan ka. Nilagay ka doon, may kainisan ka din. Nilagay ka dito, may naasal sa'yo. Meaning, kahit, ikaw yung may problema. Kasi kahit saan ka ilagay, meron dapat baguhin sa buhay mo. Di ba? May pinapabago ang Panginoon sa'yo. Yan, kaya may mga pagkakataon na, ganun eh, masama yung asal ng isang Kristiyano na to. Pag nanalangin siya, nahahad na nga yung pagpapala niya. Hindi dumating na din yung answer sa prayers niya kasi marami siyang kaaway, may kasamaan ng loob na ganito, di ba? Kasi nga, ang pananalangin natin bago siya umakyat, di ba, sabi sa taas, sabi ng Panginoon, ayusin mo muna yung pang horizontal, di ba, yung relasyon natin sa mga kapwa natin. Kasi nakaka-apekto talaga to, di ba? Kasi yung pananalangin, kung masasagot prayers natin, kung ayos ba tayo sa mga tao. Kaya, ayan, di ba, na pag alam natin na dami na atang kaadami ng kaaway, meaning, kailangan mo na magpabago ng puso sa Panginoon. At yung sinasabi dyan na nakatono ba yung buhay mo sa kalooban ng Panginoon? Meaning, pag sinabing nakatono, sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Meaning, noon, gaano ka ka-obedient sa Panginoon? Ano yung mga, sa buhay mo ngayon, meron bang mga sinasabi si Lord sa'yo na baguhin mo na, isubo mo na, pero patuloy ka pa rin pang inagawa? Meaning, kung alam mo may pinapagawa si Lord sa'yo, may pinapasubo siya sa'yo, pero then makala, disobedient yun, di ba? Disobedience siya sa Panginoon. Kaya, ayun nga, kung alam natin na merong pinapagawa sa atin ng Panginoon na dapat na natin gawin, sumunod na tayo. Kasi, nakakahadlang din siya sa mga prayers natin, kaya hindi na nasagot. Dahil hindi tayo ayos sa tao, o hindi naman tayo, meron tayong bagay na hindi sinusunod sa Panginoon. Kasi sabi sa 1 John 3:22, at matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya, dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa na ayon sa kanyang kalooban. Kaya ayan, yun na nyo, yung mga taong laging ayos sa mga tao, ayos sa Panginoon, madali para sa kanilang sagutin yung mga, madali para sa Panginoon sagutin lahat ng mga prayers nila. Kasi wala eh, walang balakid, di ba? Balakid kasi yung sama ng loob, mga away, at syempre mismo yung ugali natin na dapat tayo ay ipapabago. Number 3, ang motibo ko ba ay mga sarili o mga Diyos? Yan, isa rin yung tanong kung masasagot prayers natin kung
Self-centered ba tayo o God-centered, di ba? Nakatuon ba ito sa sarili natin? Bakit ka nagpipray ng bagong cellphone? Kasi gusto mong makanood uli ng bagong mong Korean movie. Kasi naputong na kung gusto mong mapanood talaga sa Netflix yung ganito ganyan. Na kung gusto mong madownload yung ganito, ay bagong ganyan. Siyempre, hindi na ako updated sa ganito, kapag niya. Self-centered ba? Ay, kung mawala na akong makapicture ng cellphone ko, mga ganyan-ganyan, di ba? Anong motivo mo sa bagong cellphone? Gusto mo ba kasi pang sarili? Okay, nadami kong PDF kasi babasarin, nadami kong YouTube na preaching makanoorin, nadami kong dapat kailangan ma-update ko yung mga alaga ko sa wife ko, ganyan. Kaya minsan yan, tinitingnan ng Panginoon yung motivo ko bakit. Kunwari, nananalangin ka, bakit mo gusto magka-girlfriend ngayon? Kasi Lord, gusto ko na ma-feel kong special ako. Parang pang sarili lang, di ba? Gusto ko, syempre may mga kasisweetan. Gusto ko parang ma-feel ko na may worth ako, ganyan-ganyan. O, dahil ang gusto mo ba sa pamamagitan ng mag-glorify ba ang Panginoon dahil magiging mas ma-effective ka ba sa paglilingkod sa Kanya, di ba? O nakatuon lang sa sarili, huwag mo na rin mga pinapanalangin natin, ano ba ito ba pinagpipray ko? Ba't ko ba pinagpipray ng mag-5,000 ako? Para maipinanong ko lang sa lahat ng mga kilig ko o dahil gusto ko makapag-sacrificial giving, ganyan-ganyan, di ba? Kaya may mga bagay na hindi tayo natatanggap kasi out of selfishness yung hinihiling natin. Kaya masabi sa Santiago 4:3, at kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ng sarili ninyong kasiyahan. Diba? Kaya check natin yun. Lord, tama ba yung motive ko sa hinihiling ko na to? Pero yan, kung tanungin nyo sarili sa 1, 2, and 3, kung maayos ang mga sagot nyo, matutupad, di ba? Ibibigay ng Panginoon sa atin yung mga hinihiling natin. Yan, kaya nawa, pag nananangin tayo, hindi tayo double-minded, di ba? Na pag nananangin ka, wala nang pagdududa. Naniniwala na lang pala tayo sa Panginoon na tutugon siya. Kasi kung hindi siya tutugon, mayroong problema kailangan mong ayusin, di ba? Sa sarili mo, sa kanya, sa relationship mo ngayon. Pangalawa, na sinasabi naman ni Apostle James na sa pagiging double-minded o pagdadalawang isip, ito, yung nakikinig, pero hindi naman gagawin. Yan. Na nakikinig, lagi nandyan sa mga Bible study, care group, simba, prayer meeting, lahat ng mga pakikinig ng Word of God, nagbabasa rin siya ng Bible. Pero nagbabasa siya, pero nakikinig siya, nakikinig pa ng nakikinig, pero hindi pala gagawin pag-uwi. Di ba? Pagka-uwi pala, nalimutan na yung sinabi. Di ba? Tayo mga Kristiyano, nilala daw tayo sa pagbabasa ng Bible na masaya. Di ba? Kaya pag nagbabasa kayong Bible o nakikinig ng Word of God, masaya ba kayo? Di ba? Kasi tayo, ang mga totoong Kristiyano daw ay masaya magbasa ng Bible, masaya makinig ng Word of God. Kasi alam niyo kung bakit? Dahil habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, habang ginagawa natin at sinusunod yung Word of God, masaya tayo naging tulad ni Jesus. Di ba yun yung goal natin na naging tulad niya? Kaya, habang nakikinig tayo, ginagawa natin yung kasi alam natin maipapattern tayo sa tulad ni Jesus. Pero ito nga, yung pagiging double-minded na ito. Sabi sa Santiago 1:22-25. Yan. Sabi dito, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin niyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadayan niyo na ang sarili niyo. Dahil kung makikinig na ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya ito tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang tao tumitingin sa salamin na pagkatapos, makita ang sarili ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit, ang taong nagsasalisip at tumutupad ng kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalaya ng Diyos sa mga ginagawa niya. Diba? Gusto niyo ba tayong mga Kristiyan pag sinabi sa atin, sino dito gusto pagpapalaya? Amen! Amen! Lahat, diba? Pero sinasabi nga dito, ang pagpapalayan daw ay yung tumutupad ng salita ng Diyos. Diba? Yung nakinig ka, at sinabuhay mo yung sinasabi ng Panginoon na gawin natin, di ba? Na kasi di ba sinasabi dito na parang yung tumingin sa salamin na nakalimutan niya yung itsura niya, di ba? Parang pagka nakinig ka daw ng salita ng Diyos, alam mo na yon tapos hindi mo maginawa, parang walang daw dinadaya ang sarili mo, di ba? Kaya tayo ba, sa tuwing nakikinig ba tayo ng salita ng Diyos, ano tinatanong yung sarili niyo? Ano yung mga bagay na i-apply ko dito pagkatapos kumakinig nito, di ba? After itong message ito, pag-uwi namin may mga prayer meeting, ano yung mga narinig ko sa message o noong Sunday, ano yung mga pag-uwi ko i-apply ko sa buhay ko? Nakikinig ba tayo ng Word of God ng may intention? Diba? Na may intention ka talaga na nandun yung attention mo na talagang gagawin ko to, susundin ko to, diba? Yan, sabi rin sa Luke 11:27-28, diba merong dyan na isang alin? Nanutuwa siya sa pag-preach ni Jesus at nakasigaw siya, sabi niya,
Nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karaminan. Mapalad ang babae, nagsilang at nagpasuso sa iyo. Yes, pero sumagot si Jesus. Higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod ng salita sa salita ng Diyos. Diba? Sabi niya, mas mapalad pa rin yung mga nakikinig at sumusunod nila yung salita ng Diyos. Hindi yung tinignan ng kanil, pag sinabi mo may mga preaching, may mga makikinig, Bible study, nandyan ka, pero wala, wala naman ginagawa, di ba? Pero mas mapalad yung mga nakinig, pero pagkatapos mo, susundin agad nila yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi rin, di ba, sa Matthew 7:24-26, ito yung tungkol sa foolish at saka wise, ay, foolish and wise builder. Kaya ang sino mong nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Namuwalan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nag-iba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mong nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Buhangin. Ayan. Kaya ito nga, di ba nakikita natin na kung gusto natin maging malatag na Kristiyano, gagawin mo, anong napakinggan mo sa Word of God, sundin mo agad. Hindi na tatanong-tanong, totoo ba yan? Parang nasabi ka to, yan, yun, yun, yan. Na, at kaya nga, di ba, ang ganda talaga sa mga bagong Kristiyano. Lalo na ako nung bago lang din ako na nakikinig ng Word of God. Hindi isa ako nababasang Bible dati, tapos hindi ko rin alam yung mga preaching na rin yung pambata ko. Wala ako, lumalabas lang ako pag preaching. Magre-resist ako sa labas pagka ano dahil yun, bata ka, wala akong pakain sa labas. Pero yun nga, nung nalaman ko na yung Bible, di ba? Nung paumpisa na, ganito pala kasarap ang Bible pakinggan. Ganito pala kaganda yung Word of God. Kada turo ng ano, narinig ko every Sunday, every care group. Pagkatapos ko turo yun, i-apply ko agad mamaya. Nung sinabi ko nga kami prayer list, mamaya na pag-uwi ko, gumawa na ako agad. Nung sinabi mahalaga ang prayer, umaattend na ako ng mga prayer, gano'n. Kasi nga, gano'n yung pinagandahan ng bago eh, di ba? Ang talagang lahat na isusubo sa'yo, o gaya sa mga baby, na naman isusubo sa kanila, kinakain ng nila, di ba? Kaya, sana, kaya nga sinasabi, di ba? Dapat pala tinigin natin yung childlike faith, di ba? Kasi pag sinabing childlike, lagi ka naniniwala sa sinasabi ng Panginoon. Hindi ka ang hirap, hindi ka kagaya ng mga matatagin na i-question lahat. Anong Hebrew niyan? Anong-ano niyan? Paano paliwanag niyan? Paano naging ganito? Anong mysteries niyan? Yung ganyan, di ba? Pero yung sa childlike, di ba? Kung sinabi ni Jesus na ganito, kung sinabi ng Bible na ganito, maniniwala ka. Di ba? Kaya ito, di ba? Nang sinasabi nga, kung gusto natin maging matibay na Kristiyan, na kapag dumating yung mga bagyo, hampas ng hangin, bagyo, matatag tayo, di ba? Kaya sino yung mga nagpa-backslide na madali? Sino yung madaling ma-offend? Kaya nga, di ba, nag-aasara na, dali nito ma-offend, di ka ba nagde-devotion? Di ba? Kasi bakit na-hurt na mahilig na mag-drama ang isang tao o isang Kristiyan? Kasi nalimutan na niya i-apply yung salita ng Diyos. Nawawala na siya doon sa fundasyon, sa nagpapatibay sa kanya na Word of God. Kaya tayo, di ba, kung gusto natin maging matatag na hindi tayo bumuhagan, nagkaroon na tayo ng ganitong problema. Ikaw dapat yung Kristiyan na kapag nakilig ka ng salita ng Diyos, gagawin mo agad. I-apply mo agad yung salita ng Diyos. Hindi yung pag-uwi mo, ano nga ba yung topic kanina? Pero ko, hindi ko na maalala yan. Ano nga ba yun? Yun, natulog ka na lang ng wala, walang nangyari sa buhay mo. Kundi yan dapat, pag nakarinig tayo, kaya yung sinasabi, di ba, yun, pag natalim sa'yo, hindi mo pa ng salita ng Diyos, overnight, nag-grow na yan, nagsisimula na yan, pagkaugat sa'yo, nagkakaroon ng bunga, at resulta yung Word of God. Kaya sabi nga rin dito, yung sa Pope, na kahit na walang naligtas, kahit na walang naligtas dahil sa mga gawa niya, di ba wala naman talaga naliligtas sa good works? Pero, alam niyo ba, maaari naman mawala ang kaligtasan natin kung magiging tagapakinig lang tayo. Alam niyo ba, kung mananatili kayong hearers, hindi mo lagi na kayo nakikinig ng Word of God, pero hindi niyo ginagawa. Alam niyo ba, may tendency mawala yung salvation. Mawala yung kaligtasan, bakit? Kasi wala, sanay ka lang makinig na makinig. Tapos hindi mo naman gagawin. Hindi mo na alam, napapalayuan na sa Panginoon kasi ayaw mo na i-apply yung salita ng Diyos. Diba? Kaya yung sinasabi sa Hebrews 2:1-4, pag binasa niyo yan, huwag daw tayong malalayo dun sa mga napakinggan natin. Kasi pag napalayo mo ka doon, pwedeng mawala ka sa Panginoon, di ba? Yeah. Kaya sa atin, di ba, tinuro na sa atin, marami yung tinuro sa atin. Halimbawa, tinuro sa iyo yung pagka-tights. Nasa sa'yo na yan, di ba, nung i-apply mo yan, alam mo na importante yung pagka-tights, di ba? Nakinig ka lang ba? Pero, totoo ba talaga yun? Maka hindi na totoo yun, ganyan. Pero dapat kung narinig natin yun, gawin na natin, di ba? Sinabi na sa atin na, dapat hindi lang tayo mananiling ligtas lang, kundi mag-share naman tayo, mag-one-to-one naman tayo, di ba? Noong narinig mo yun, nag-share ka na ba? Nag-one-to-one ka na rin ba? Di ba? Meron ka na bang sinabihan na unbelievers?
Ayan, nung sinabi tayo sa atin na makipagbati tayo sa kaaway natin, kaka-preach lang nun, tapos nakipag-ayos ka na ba? O nagmatigas ka pa rin? Ay, pag sinabi nagmatigas ka o hindi mo in-apply word of God, double-minded ka. Diba? Ayan, kaya yun dapat, ano, makinig na tayo at maging single yung mind natin. So, God, sinasabi ni James dito, yung pagtitipon na may kinikilingan. Ayan, pagtitipon na may kinikilingan o meron kang pinipili. Ayan, ayan, so ito yung ano ng kategory natin. Yan. Yan, pwedeng, itong pwedeng doble kara tayo. Tayo ba sa mga fellowship, meron ba tayong mga pinipiling pakipagtipunan? O meron mga pinipiling mga tao? Sabi nga sa Santiago 2:1-4, mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Jesucristo, dapat wala tayong pinapaborang. Halimbawa, dumating ang inyong sa inyong pagtitipon ng isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit. At dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. Kung kasi kasi inyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantala ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? Yan. Kaya diba sa ating at pagdating ba sa fellowship, meron ka bang distinction? Kung nalang, ay, ano to, hindi ako yung libre nito, ayaw ko kaibigan ko. Kaya ayaw, alam ko sa nakapira to, mahirap lang to. Diba? Wala akong mapapala dito. Kaya sa pagdating ba sa church, ay, yung welcome remarks ko lang ang mga babatiin ko lang yung mga ano lang, yung mga humingi lang sa akin. Pag yung mga ano, ganito, parang tayo ba, lagi din mga ano, ay, kilala ko yan, ganito yung ano niya, ganyan. May mga, ano ba tayo, mga distinction, ito lang yung mga ipoclose ko, ito lang yung mga papansinin ko, dito sa church, eh, ayoko yung mga tayo, ito yung mga ganito, mga ayan, ayoko ng mga taong ganito. Yun na rin sa mga pagdating din naman sa mga anare, ay, outreach na, ano to, nanay, ayan, ito yung, ganito ang turing ko sa kanya, ito naman, ito nanay na to, ito to, mga kapera to, ito turing ko sa kanya, di ba? Yan, parang ano, iba ba yung mga pagtrato natin sa bawat isa, di ba? O may pinipili ba tayo sa fellowship? At kung ganun daw tayo, double-minded tayo. Na, ano yan, kaya hindi yung maganda, na namimili ka lang kung sino yung, ay, kung sino lang yung ano ko, kung sino yung kabayas ko, ha, ganyan, yun lang yung pipiliin ko. Kung sino, hindi ko pinitong tango to, no, hindi papansin yan. Kaya sa akin, di ba, kung may mga iba rin, kung hindi matalino to, baka hindi ko pa, kung weird to, ayaw ko, ganyan. Ayan, pero sa atin, di ba, makakita niyo ang sinasabi ng, sa atin ng Bible, di ba? Kagaya ng sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9:19-20 pag binasa niyo. Pero ang sinasabi niya dito, nakikibagay ako sa lahat ng tao upang sa kahit anong paraan ay mailigtas ko ang ilan sa kanila. Alam naman na rin, pag pumunta si Apostle Paul sa mahihirap, ititrato niya yung sarili niya na mahirap. Ganon. Na makikian siya, alam kung mahirap siya kung mag-treat sa kanila. Papunta naman si Apostle Paul sa mga matatalino, mag-aano siya, iaabutin niya yung level ng talino nila. Kung magpunta naman siya sa mga mamang, yung hindi maintindihan yung ganito, hindi siya magpapaka-intelligente doon. Aabutin niya kung ano yung knowledge na alam nila. Kung magpunta naman siya sa mga tao na ito yung paborito, kunwari, pumunta ka sa mga tricycle driver, lahat ng mga interest ng tricycle driver, doon ka, doon yung iaano mo, para magkasundo kayo. Kung dito naman sa mga tindera ng isda, makikipang ano ka, ayan, nakikibagay ka sa kanila. Para sinasabi niya po sa Paul, kapag ginawa niya yung pakikibagay, maliligtas sila. Maintindihan nila yung gospel. Sabi nga rin ni Bishop Yor na nung siya, pinag-preach siya sa ano, PNP, sa mga puro pulis yun, di ba? Sinisip niya, paano to, anong ipipreach ko? Eh, puro pulis itong mga pag-ano. Kaya, ang ginawa ng title ng preaching niya, PNP. So, siyempre, napatitig yung mga pulis, di ba? TNT, sabi niya, ang minensahe ko po sa inyo ngayon ay TNT. Napatingin lahat, tsaka nakatch niya attention ng lahat ng kapulisan, di ba? At sabi niya, ang ibig sabihin ng TNT, pag-asa ng mga pulis. Kaya yun, parang, i-share ko po sa inyo ang pag-asa ng mga pulis. Kaya yun, ano niya, araw niya, ang daming tumanggap ng mga pulis, di ba? Kasi, yung message na ginawa niya, pakikibagay sa mga pulis, di ba? Kaya yun nga na, dito, sa atin, di ba? Dapat, ano ang uri ng tao na ito? Makikilevel ka doon, makikibagay ka. Nang sa ganun, ay maaabot natin sila. Hindi mo alam na baka maunawaan niyo yung gospel dahil sa pakikibagay mo sa kanila. Kaya sa ayon din, di ba? Kapag nag-outreach tayo, kapag nag-outreach ba tayo, ang dami nating kwinta, sinseng, di ba? Nakakorona tayo, nakagaw, di ba? Siyempre, nakikibagay tayo kung ano yung itsura ng pupuntaan natin, yun yung kaanoy natin, di ba? Para maabot natin sila. Para hindi nila maisip na ang taas-taas nyo naman sa amin, di ba? O yung sinasabi natin na, ka-level nyo lang po kami, di ba? Nakukunawaan po namin kayo. Yan, kaya sa atin, di ba,
Kasi si Jesus, di ba, nung namatay ko sa cross, meron distinction. Namatay lang ba si Jesus para sa ganyang uri ng mga tao, para sa mga ganito? Si Jesus, di ba, alam natin namatay siya para sa lahat, di ba? Tinanggap ni Jesus ang lahat ng uri ng tao. At dahil na rin, we are one, di ba? One church tayo, one tayo sa body of Christ tayo, di ba? Kaya naman, sino man, dito nga, naisip namin ni Pastor. Grabe talaga, pag Pastor ka, kailangan tanggap mo lahat. Ano mang klase ito, parang ubusin man ito, pasensya mo, natanggapin ko. Pero gano'n ito ka-weird. Di ba napaka-weird ng tao? Nagdadala si Lord ng mga iba-ibang weird na tao sa church. Tanggapin natin yan, di ba? Parang nagdadala na ganito ang parang mga gali-ganyan, parang tatalino o pinakaan, di mo maintindihan paano mag-isip. Tanggapin mo lahat, di ba? Kasi gano'n ang pag-ibig ni Kristo. Wala kang pwedeng paalisin na sa'yo ko naman kayo kasi weird kayo, ganyan-ganyan, di ba? Pero yun nga, salamat sa Panginoon dahil ganito ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Na para sa lahat, di ba? Kaya sa atin din, di ba, na hindi tayo double-minded pagdating sa fellowship na, hindi ko feel ko, kayo ako, ganyan-ganyan. Kaya yan, hindi dapat ganun kasi dapat, ayan, gawin natin yung kalagayan na ginagawa ni Jesus. Sunod, ito naman, yung sinasabi rin niya ni Santiago, Apostle James, sa, ito naman yung sunod, yung pagsunod na may pipiliin lang. Yan. Pagsunod, namipipili ko na rin, ay, sa lahat ng, kunwari, sa 10 utos na yan, ayaw ko yung dalawa dyan, hindi ko i-apply ganun. At marami daw mga Kristiyano, problema to. Yun. Kaya marami ko nakasunod sa Panginoon kasi namimili, meron sila mga utos ng Panginoon na ayaw sundin, di ba? Yan. Ano bang ano natin dyan, kategorya? Hati sa mga gusto gawin, hati sa papanigan, hindi ko puso. Sabi sa Santiago 2:8-13, yan. Pero kung sinusunod niyo ang utos ng hari sa kasulatan na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa niyo. Ngunit, kung may pinapagulan kayo, nagkakasala kayo at ayon sa kautosan, dapat kayong parusahan dahil nilabag niyo ang utos na ito. Yan, ang tumutupad sa buong kautosan pero lumabag naman sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong kautosan. Meaning daw, kung nilabag tayo isa, nilabag mo na rin lahat, di ba? Sapagkat ang Diyos na nagutos, huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin huwag kang papatay. Hindi ka nga nangalunya, pero kung mapatay ka naman, nilabag mo pa rin ang kautosan. Di ba? Yan, ay, may mga, ay, may isang to. Kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nyo. Dahil ang kautosan na nagpapalaya sa inyo, ang siya rin hahatol sa inyo. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa. Pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangan matakot sa oras ng paghatol. Yan. Kasi ito marami mga Christian na, o bakit? Ganito naman ako ah. Pero may hindi naman siya sinusunod. Halimbawa, sabihin natin, ikaw ang pinaka-giver sa church, napakataas mo mag-offering, mag-nights. Giver ka nga, pero ikaw din yung pinaka-mapanglait sa mga walang pera. Diba? Kayo, bakit yun yung mga pagkaan nyo? Yung ganyan, diba? Marami kang pera, pero ikaw rin yung nandala. Marami kang binibigay kay Lord. Pero mapanglait, ba't yun yung mga tsura nyo? Ba't wala kang ganyan? Diba? So, ayun, ayun. Ay, tapos meron din naman, kasi totoo yun, eh. May mga Christian na ganyan. Ang pera na sila, pero sila yung mapanglait, diba? Sa mga ibang tao na parang wala mga pera. Tapos, pwede makakabless ka nga magturo. Uy, pag nagturo, nag-share ka, makakabless yung turo niya. Pero pagdating naman sa love life, pag nag-post ka sa Facebook, makakapisod naman. Ganito ito mag ano? Para di naman nakakabless yung mabuhay niya. Kung ano sa unbeliever, kung ano sa hindi balani po, spiritual, di ba? Para kung dyan na may mga sinusunod tayong ano na word of God, di ba? May mga sinusunod na sabihin mo ganyan. Pero meron pa rin naman mga nilalabag, di ba? Kaya sa atin, pag-isipan natin ito, kasi double-minded, di ba? No? Na meron kang sabihin mo, oh, sabi dyan, hindi ka nang alam niya, pero kumapatay ka naman, hindi ganyan, di ba? Kaya sa atin, dapat hindi tayo namimili ng susundin natin sa word of God. Kung sinabi ng Panginoon, nabasa ko sa Bible, ay, ako dati nung unang-una pa lang ako nagbabasa ng Bible. Nung una ko mabasa, grabe, bawat masama pala ko, lalo na yung sabibig. Sabi ko, grabe, babaguhin ko na nga yung salita ko. Yung kayo ba na nagbabasa kayo ng Word of God, yung nagbabago kayo, wait, hindi ko alam na may ganito sa Bible, hindi ko alam na ganito pala. Na yung nagkakaroon ka ng fear of the Lord na, babaguhin ko na yung ganito, kung ganito pala to. Tuwing ano, may mga time na dati unang-unang paglilin niya sa Bible. Grabe, tatandaan ko ito, ganito pala. Yan na ako magbasa ng unang-una pa lang nabasa ko. Kaya tayo, di ba, hanggang ngayon, pag na nangangatog pa rin ba tayo kung nagbabasa tayo ng Bible na sabi nga pala ng Panginoon, ganito. O namimili tayo, hindi naman siguro applicable sa akin yan. Hindi naman siguro pang lahat yan, di ba?
kundi itinatanggap mo ba ang salita ng Diyos na buo para sa iyo, di ba? May iba rin, di ba? Ang galing-galing kumanta, di ba? Ang galing-galing magpuri sa Panginoon, pero hindi naman nag-glorify ang Panginoon, hindi niya masunod-sunod ang Panginoon pananat, pagdating sa pananamit, di ba? Hindi niya maisuko yung backlist, yung miniskirt, ganyan-ganyan, di ba? May mga ganun ang gagaling kumanta, pero may mga hindi masunod sila sa Word of God, di ba? Na, ay pagdating sa nung, hindi naman siguro sa akin, pang sa akin ang balikot niya, di ba? Yan. Sinasabi pa sa Matthew 7:21-23, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangalumudugan na makapapasok sila sa kaharian ng langit. Alam niyo ba, isa po sa nakakatakot na verse. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang mapapabilang sa kaharian, kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong mga salita? Sabi niya, Lord, di ba nag-preach kami, nag-share kami, nag-outreach kami, nag-bantok ka na po. Yan, nagkalayas kami ng masamang spirito at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Kasi alam niya kung bakit, may mga nagsasabi, Lord, Lord. Pero sabihin niya, o ba't ba ako nila Lord, Lord? Di ba sabi ko, isuko mo na yung ganyan. Isuko mo na yung games mo na yan, na hindi ka nagbabasang Bible, tama games mo yan. Bakit ako kinatawag na Lord, ayaw mo naman sundin yung sinasabi ko sa'yo. Sasabihin, Lord, Lord ka, eh hindi ka nga nagpipray sa akin tuwing umaga. Di ba? Lord, Lord ka, pero ano nga, hindi ka nga nagbabasang Bible, unang mga cellphone mo sa umaga. Di ba? Kaya sasabihin natin daw pagdating ng araw na harap na tayo sa Panginoon, Panginoon, nag-outreach ako, Lord, nag-dag po po, ang dami po po paglilingkod. Sabi ng Panginoon, sino ka ba? Di ba? Gusto niyo ba na one day mo sabi sa inyo ng Panginoon, sino ka? Kasi ang kilala lang ng Panginoon, yung sumusunod sa Kanya. Ang totoo kung nagsasabi ng Lord, meaning, sumusunod ka sa Kanya kasi Lord mo nga siya eh. Pag sinabi yung Lord, susundin mo siya. Pero kung hindi mo sinusunod si Lord, meaning Lord mo ang sarili mo. Ikaw yung Lord, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, sino kayong mga nag-lord-lord sa akin na hindi naman sumusunod sa akin, di ba? Kaya makikita yung mabuti doon. Kaya sa akin nga, nabasa ko yan nauna. Sabi yung mangyari doon. Kaya Lord, kung ano man yung sinasabi mo sa akin na baguhin ko na, sundin ko na, kung ano yung sundin ko na talaga yan, di ba? Ayoko na one day na kapag nakita ko na ang gusto ng bumaan, sasabihin niya, sino ka ba? Ay, hindi ko matandaan na sumusunod ka sa akin. Alam ko sarili ka na wabag mo ginagawa, di ba? Kaya sa akin, di ba, mahalaga, hindi tayo double-minded. Talagang sumusunod tayo sa Panginoon. Kung ano yung mga nabasa natin, napakinggan, hindi tayo namimili ng susundin, kundi gagawin talaga natin. Kasi ang sabi sa 1 John 5:3, dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang utos. At hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Meaning, hindi daw burden. Sa inyo ba, makaka-burden? Pagiging Kristiyano, bawal yung ganyan, bawal yan, bawal yan. Wala pa sa inyo yung Holy Spirit, kaya ganyan. Yan, kaya pagka ikaw yung bawal yan. Tama nga, dahil sa isabi mga kakamit. Ba naman kung parang, ewan na dito. Kapag ganyan ka kasi wala pa yung Holy Spirit sa'yo, wala kang mababaptize ng Holy Spirit para mabago ka. Pero para sa'yo, kung mahal mo ang Diyos, Lord, susunod ako. Diba? Gagawin ko yan pangin ko. Hindi yung, hindi yung ganyan. Yung mga pumapalag na ganyan, wala pa yan, hindi pa yan nababago. Diba? Kailangan pa yan ma-born again. Kasi di ba, para sa ating mga umiibig ni Kristo, hindi burden sa atin yung sumunod sa kalooban o sa utos ng Panginoon. Yan. So na naman, ito yung sinasabi pang sa Apostle James. Pananampalataya na walang gawa. Yan. Yung faith ba natin? Kasi nga, faith ko, ganito ganyan. Pero may ina-apply ka ba dyan gawa? Yan. Sabi nga sa Santiago 2:14-17, mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang meron siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ang isang kapatid. At sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka na sana ginawin ng mabuto. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Yung faith without works is dead, di ba? Kung yung faith ba natin, di ba sinasabi natin na faith ko this year, ano yung mga faith goals na mga binanggit natin ng nakaraan, di ba? Faith ko this year, magigising ako na madaling araw, magde-devotion ako, magpe-pray. O ano yung work mo doon? Wala. Ano yun? Hindi ako nagising eh. Wala akong work na ginawa. Pero faith goal mo na makapag-devotion ka na sa madaling araw. Pero, nung nag-alarm
di ba? Ingay! Di ba? O, wala akong effort na ginagawa. Nagawa ko ng paranto na parang magsita lang ako, di ba? Paano mangyayari yung fake goals mo kung wala akong ginagawa action, di ba? Fake ko talaga na, ano, madadala ko na yung kapatid ko sa church. Eh ano, paano, eh, ano, fake mo, madadala mo siya, eh, sinampal mo siya ng isang araw, di ba? Paano mo masasabi, madadala mo siya ngayon taon, eh, sinampal mo siya? Di ba, na yung pag-away ko sa kanya. Kailangan, ang work ko doon, gagawa ko siya ng mabuti, pagtitiisan ko yung mga gagawin niya sa akin, di ba, para masama siya. Yan, sabihin mo, fake ko this year ay magiging loving na ako. Pero hindi ka pa rin tumigil sa tumitigil sa pagtitingin sa mga mali ng mga kapwa mo. Ay, ganyan pa rin siya, ganyan siya. Hindi ka magiging loving nung kung lang ka naghahanap ng masama sa tao. Sabihin mo, faith ko this year, as in, lalago na talaga ako kay Lord. Magiging steady na ako at mas lalo ko pang mahalin si Lord. Pero absent ka lagi, di ba? Kung gusto mo lang mag-usap pa ngayon, lagi kang nandyan, lagi kang present, di ba, sa mga gawain. Kung gusto natin na mangyari talaga yung faith natin. Kasi nga, faith without words is dead. Diba? Walang mangyayari kung double-minded yun, at dami magaling masasalta, ay, this year, may ganyan, faith ko, ganyan, ganyan. Double-minded yun kung wala ka namang i-apply na gawa. Ito na yung muli. Sinasabi ni Apostle James, yung dila na walang preno. Yan. Yan, double-minded din tayo kung yung dila natin pala ay walang preno. Sabi niya sa Santiago 3:9-12, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din ito, ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikha ang kalarawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maaari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng ligos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Yan, di ba? Ikaw na nagsasabi, Lord, you are beautiful beyond description. Tapos pag nakita mo yung kapwa, pangit. Di ba? Ikaw yung na nagsasabi na yung isang saint na bibig na nagpupuri sa'yo, I love you, Lord. And I lift my voice. Pag nakita mo yung kapwa, kakayos ka talaga. Di ba? Kasi yan, hindi tugma, di ba? Yung sa yung same na bibig na pinagdadalo yun ng papuri sa Diyos. Same din na bibig na nagdalait, nangaaway ng kapwa, di ba? Na nagdadaw ng kapwa, di ba? Eh, yung sinamingin kung ganun ka, double-minded yan. Yan yung isang sinasabi na description. Na, sabi nga daw, di ba? Sa isang, nakakita na ba kayo ng ilog na dalawa lasa? Nakamix, di ba? Uy, maalat siya minsan, tapos nakamix na ulit. Wala, di ba? Isa lang yung lasa noon, ang isang dumadaloy na liver na yan. Sa isang pagkumain ka din ng isang buntang sa puno ng mangga, wala kang makikita strawberry doon, di ba? Alam mo na mangga lang yun, di ba? Hindi mo yan. Uy, strawberry dito. Uy, may ano din yan. Di ba? Alam mo, isang puno, isa lang din yung buka niya, di ba? Kaya sa atin, bakit sa bibig natin, lumalabas yung papuri, tapos lumalabas din yung pagsumpa. Di ba? Sabi niya, hindi dapat ganyan mga kapatid. Sabi ni James, di ba? Na kailangan kung tayo ay ano, kung gusto natin talaga makalagod sa Panginoon yung mga bibig natin, itong bibig natin, mag-decide ka, mag-iisang isip mo, huwag ka ng dalawa isip. Ang gagamitin ko, yung bibig ko, gagamitin ko lang sa pagpupuri sa Panginoon, sa pananalangin, sa pag-encourage sa mga kapwa ko, sa pagbibigay sa kanila ng encouragement, di ba? Yan, at mga, ano, yan, mga pagbagay na ikakapuhin ng Panginoon, di ba? Kaya kailangan mag-decide na tayo, hindi tayo dapat double-minded pagdating sa bibig natin. Kaya sabi dito, bago tayo magbasa ng impormasyon na makakasakit sa iba, sagutin muna natin ang mga tanong na ito. Yan, sigurado, alam mo nang isasabihin ka mga hurt sa sakta isang tao o sa kung sino. Kailangan bago magawin yan, tanongin mo muna yung sarili mo. Una, kailangan ko ba itong sabihin o gusto ko lang? Kailangan ko talaga yan o wala lang, gusto mo lang kasi sabihin eh. Number two, mas lalala ba ang sitwasyon kung sasabihin ko pa ito o hindi? Yan, magiging magkakaroon ba natin ng gera kung sasabihin mo yan? Number three, kung kailangan talagang sabihin to, tamang tao ba ang pagsasabihan ko? O ba kaya yung number one na magkakalat, di ba? Maling tao yung sasabihan. Kaya yan, sa pag-isipan natin mabuti kung importante yung mga pagsasalita. Kaya diba sabi nga, meron tayong na magsasalita, meron tayong na mananalimik. Diba? Kasi hindi lahat ng
hindi naman sa lahat ng panahon may sense yung sinasabi natin, di ba? Kaya may mga panahon talagang dapat nananalita tayo. At alam niyo ba, sinasabi rin na sa ating pananalita, yan, pag tinignan pala kung paano kayo magsalita, kung pakinggan kayo kung paano kayo magsalita, nakikita kung tayo ay malago sa espiritual o kulang nito. Malalaman ay, malalim na Kristiyano ko. Malalim na ko nag-grow na itong Kristiyano na ito. O kaya ay, naku po, ang bago pa nito. Marami pang dapat matutunan ito. Kasi malalaman ang spiritual level natin kung papakinggan tayo ng salita. Yung ano yung kada salita mo namin mag-o-offend, meaning niyan, wala, marami ka pang dapat baguhin, di ba? Sa marami kang dapat baguhin ng Panginoon sa'yo. Yan. Pero kung yung kada salita natin nakaka-lift up, nakaka-encourage, di ba? Makikita dyan yung spiritual nating kalaluan sa Panginoon. Kaya ngayon, ano yung gagawin natin para hindi na tayo ang dalawang isip? Yan. Kasi kanina sinasabi na natin sa words, di ba? Pero hindi naman talaga words na yung problema, kundi meron din sa puso. Kaya ang sabi sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, namuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. Diba? Sa mga nagdadalawang isip daw, ano daw dapat gawin? Linisin ninyo ang inyong puso. Bakit biglang naging puso ay pala yung problema? Diba? Kaya malagi sinasabi ni Warren Wiersbe, binahalan ako. Sabi niya, the problem of the heart is, ay, the heart of the problem is the problem of the heart. Tama ba? Ayan. Pero para sinasabi niya na, kaya ang pinaka-problema kasi talaga, bakit sa lahat ng mga nangyayari na yan, yung may problema sa puso, di ba, yung sa tao. Na di ba ako sa words, di ba sinasabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kaganyan magsalita kasi, dahil madumi ang puso mo. Bakit ka ba, ano, hindi mo ma-apply the word of God kasi may mga kasalanan, may mga ganito ganyan, di ba? Kaya alam niyo, ang solusyon para hindi tayo maging double-minded, ay magkaroon tayo ng pure heart. Diba? Ito yung, yan, yung linisin natin yung puso natin, magkaroon tayo pure heart. Alam niyo ba, pag search niyo kung ano yung ibig sabihin ng pure heart, meaning nito single-minded heart. Yun ang ibig sabihin. Kaya paano masasabi, Lord, may pure heart ba ako? May pure heart ka kung ang desire mo lang sa buhay mo, sumunod sa Panginoon. Yung hindi mo na iniisip na susundin mo yung kaaway o susundin mo yung sarili mo. Meron ka lang isang focus na sa buhay ko, susundin ko lang ang Panginoon. Diba? Kaya tayo ba, single-minded ka ba na isa lang yung, ano mo, na isa lang yung gusto mo, isa lang yung desire ng gusto mo na, Lord, gusto kong sundin ka sa buhay ko. Diba? At yun nga, diba? Kapag napakaganda na ngayon, parang umpisa pa lang ng taon, magkaroon na talaga tayo ng pure heart. Yung magka-desire na tayo na, Lord, ayaw ko na nagpabago-bago pa ako Kristiyano. Yung lagi pa ako nagdadalamang isip kung maniniwala ba ako o hindi, diba? Na, Lord, yung maging prayer natin, na, Lord, bigyan mo naman ako ng pure heart. Kasi diba ano sabi sa Beatitudes? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kayo ba sa mga prayers nyo, hindi nyo ba matagpuan ng Panginoon? Parang ilang prayers yung parang ang dry, hindi mo matagpuan yung presensya ng Panginoon. Parang sa buhay mo, sa buhay Kristiyano, parang feeling mo hindi mo pa na-encounter si Jesus talaga. Kasi magtanong ka, yung puso mo ba, pure na ba yan sa Kanya? Diba? Gano'n ba yung puso natin? Lagi, sa lawahan ka pa rin ba? Lagi pa rin nagdadalawang isip, double-minded ka ba? Kasi diba, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pero gusto ng Panginoon na makatagpo ka, pero meron mga bagay sa puso natin na kailangan malinis, diba? Kaya tayo ngayon, ngayong gabi na ito, tayo yung mag-surrender sa Kanya na, Lord, gawin mo talagang pure in yung puso ko, diba? Sabi nga dyan, ang may dalisay na puso ay tao may iisang isip lang na handang sumunod sa Diyos, diba? Nanawala na yung isip yung susunod, gawin ko ba ito, gagawin ko ba yan? Nawa magkaroon talaga tayo ng pure heart na ang desire mo lang talaga, sumunod sa Panginoon. Nawa hindi rin kayo nagdadalawang isip kung sa langit ba talaga ako pupunta? Diba? Sino sa inyo talagang sigurado kayo ang gusto niyo talaga mapuntang langit? Diba? Kung gusto niyo talaga yun, diba? Meaning, hindi ka mag-iisip ng kahit anong bagay na makakahadlang sa'yo. Pupuntang langit. Halimbawa, ngayong araw na to. Ngayong araw na to, pupunta ka sa kasalan. Ikaw yung ikakasal. Diba? Halimbawa, bago ka magpunta sa kasal, makakalim ka muna. O kaya may pupunta ka muna sa mall. O kaya mayroon ka muna papanood yung movie. O kaya mayroon ka muna, alam mo, mag-i-busy ka muna sa ganito at ganyan, di ba? Kung alam mo na ikakasal ka sa araw ngayon, di ba? Wala ka na ibang gagawin, lahat ng preparation para doon lang, di ba? Para makapunta ka talaga. At alam niyo ba, tayo magpunta natin sa langit, ikakasal ka doon ni Jesus, di ba? At kung ikaw talaga, alam
mo papunta ang langit, hindi ka magpapadistract. Sasabihin sa'yo, uy, load tayo ng Korean Novela, ay, hindi ka papunta dyan eh. Uy, laro tayo ng MLM, hindi ka papunta dyan. Ay, paano tayo, mag-ganto tayo, magawa tayo ng mga ganito, maglibang-libang tayo, magayon yan. Ay, sorry, hindi ako napunta dyan. Lahat yung tatanggihan ko, kasi meron kang single focus, di ba? Single-minded ka. Ay, hindi may pupunta na ako kasalan. Huwag may pupunta na ang langit. Kaya, hindi yung mata mo, hindi mo siya ilahaya papunta dito, papunta doon sa mga yaya ng ganito. Kaya may mga pagkakataon na hihindi ka talaga. May mga gubuluhin ka sa paglakad mo sa Panginoon na punta ka dito, punta ka dyan. Pero, nawala sa taon na to, di ba? Kasi umpisa na talaga natin na, Lord, gustuhin mo na talaga akong single-minded. Ayoko na po na nagdadalawang isip ako. Gusto ko po, Lord, na masunod kayo. Disidido akong makapunta ng langit. Disidido akong makita sa Jesus. Kasi ang sabi nun, di ba? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang makakakita kay Jesus sa Diyos, yun yung mga pure heart, yun talaga yung isa yung desire, susunod ako sa Panginoon. Di ba? Hindi yung nagbabago isip ka. Ganyan-ganyan, di ba? Kaya tayo, di ba? Pag-pray natin ngayong gabi na, Lord, bigyan mo ako ng pure heart na pag nag-pray talaga ako, hindi ako magdududa. Bigyan mo ako, Lord, ng pure heart na kapag nakinig ako ng preaching ng mga tinuturo mo ng salita mo, gagawin ko talaga yun, di ba? Agad-agad. Na kapag, Lord, na sa mga fellowship namin, tatanggapin ko lahat ng uri ng tao, hindi ako mamimili. Di ba? Na, Lord, kapag, ano, binigay mo sa akin yung mga commandments mo, susundin ko lahat, wala akong pipiliin, gagawin ko talaga ng buong puso. Lord, bigyan mo ako ng pure heart na kapag sinabi mo na, ano, kapag sinabi ko na, ito yung pananampalataya ko, gagawin ko talaga. Bigay ako yung work doon. At Lord, tulungan mo ako na talaga kapag nagsalita ako, talaga nakakalugod sa'yo yung mga sinasabi ng bibig ko, di ba? Kaya yan, na, I pray na sa gabi na to, na lahat tayo matagpuan namin ng Panginoon, na talaga magkaroon tayo ng heart searching, at